Ay, good evening. Ano nga? Sis na good evening, Harry. I'm so sorry. Kasi Earth Hour, Earth Day ko kasi today. So, I celebrate. I'm so sorry. That explains the, ano, medyo madilim. Or, paano man may pinapunta ka? Ay, eh, man. So, guys, ganito po talaga ako. Talagang, I had been a very staunch advocate talaga for climate change. So, ako talaga, pag sinabing Earth Hour, hindi Earth Hour, Earth Day for me. So, because of that, hindi na ako magla-live kasi sayang yung kuryente. Okay, charot! Bye, guys! Charot! Biglang nagbay na agad. Oo. Well, before anything else, no, walang haling kawer. Blake, magpagaling ka. My God. Oo nga. Hindi ko alam kung hindi nakaayon sa ano, hindi nakaayon sa zodiac sign mo ang taong ito. Hindi, di ba? Para sa health. I mean, last year ako yon. So yon, magpagaling ka, Blake. Kami muna ni Harry. At, eto na nga. So, Earth Hour, pinatay mo ba yung ilaw nyo? Hindi, ano no? Na? Hindi. Pinatay mo ba yung ilaw nyo? Hindi ako nag-aircon. Ay. Kahit mainit. Ako talaga ngayon mo patay na patay pa rin ang ilaw. So, pwede bang medyo magbukas naman ako ng konti? Wow. So, ay, hindi, hindi. Alam mo hindi, talaga hindi. compliant. Oo. Wait lang, bubuksan ko lang konti yung ilaw. Ayan. Para na ako si Lotus Feet. Kamusta naman kayo, guys? Nako, before tayo mag-react dito sa ano ha, dito sa napakarami nating utang. Unang-una gusto ko lang magpasalamat dun sa mga who made our trip possible. Syempre lahat kayo diyang nanonood, no. Yung pag hindi niyo pag-skip ng ads, napakalaking tulong na niyan. At syempre dun sa mga ano nagse-send ng ka naman, Wani. Oo, yung mga nags- ano ba sinasabi? Ano ba sinasabi ni ha? Wani. Si Harry. Oo. So, maraming salamat sa inyo because we hit 25,000 subscribers. Napakalaking bagay po sa amin noon. And of course, naging success. Of course. La, muted ka, bes. Kaloka ka. Well, anyway, sobrang thank you guys, especially sa mga laging nanonood sa amin and alam na alam nila kung saan talaga napunta yung mga fund na nabigay sa amin sa super chat or sa mga other ano. So thank you guys kasi sobrang ako nung bumalik ako sa Singapore parang medyo ano pa rin surreal pa rin sa akin yung ano yung naririnig ka namin bes kakaloka ka. Ano nangyari sa ano mo? Sorry kasi nga ano eh generator na lang ang charot. Bubuksan ko na nga ilaw. Tapos na yung pagpapanggap ko. Tapos na yung contribution ko sa Earth Hour na ito. Hindi na kinaya. O sige, dumaldal ka lang dyan. Bubuksan ko lang ilaw ko. Well, anyway, guys. Ayun, again, thank you so much. Especially sa mga major sponsors namin. Kilala nyo na kung sino kayo. But thank you so much sa mga pa-lunch, pa-tour dun sa Pattaya. Sobrang na-enjoy ko yung Pattaya. Especially yung, I think that's Nunuk Garden. Sobrang na-enjoy ko yun. Sobrang parang yung pagiging bata mo na-fulfill yung mga gusto mong puntahan ng bata ka. Which is, we don't have money back then. Hindi uso ang zoo sa Mindoro. So parang growing up, wala kaming ganung amusement park. So parang wala. Niyak, charing. Okay, gusto ko lang pasalamatan syempre, 'di ba? Parang
yung trip na to, parang sabi ko grabe, parang pinag-ambag-ambagan to ng mga subscribers natin. I mean, syempre merong mga biggest sponsors like Ate Lana, Ate Vanessa, yeah, Vanessa. And syempre na-meet din natin syempre si Northern Lights, no? Yes. Sa likod ng Northern Lights ng Singapore, si Ate Minerva na kapatid ni Ate Evane, hello. Hello. Of course, nagpauga si Ate ano ng merienda, at I mean hindi merienda, I think nagpauga si Ate Vanessa D ng talagang buffet. Buffet. Oo. At syempre si Ate Lana Day natin sa Pattaya. And of course, yung mga usual na nanonood sa amin, and at the same time, yung mga rin nagsisend ng mga super stickers. Sobrang thank you, guys. Kasi very minimal na lang yung nagastos namin. Parang ako, but ako ang pinakang major nagastos ko kasi sa Thailand. Because of David Gison talaga, nagpatahi ako ng suit. So, instead na isa, nawala yung camera ko. Best, okay. Si Harry, nagpatahi siya ng dalawang, coat and pants, di ba? Tapos ano yung next major na gastos mo? Mango sticky rice, I guess. No. Charo! Mango sticky rice. Hindi. Meron kang mas isa pang major na gastos after yung suit. Zoom sa Kalapan. Bulusan. Parang hindi na-introduce yan. Jonah. Oo. Hi, Ate Lana. Maraming salamat. We enjoyed the Lana Day. So sobrang na-enjoy namin. Ano nangyari sa camera? Ano nangyari? Diyos ko. Si Pablo paborito rin si Panda. Natatakot na ako dyan kay Pablo. Manggagaya siya. Bago daw yung cam ko. Oo, bago yung cam ko, susundan ako. Charot. Oh, wala yung cellphone ko. Wait, kamusta naman kayo? Ang tagal namin hindi nag-live. Di kami nakapag-live sa trip namin yun. Ang dami namin re-reactan. My God. Oh my God, where's my cellphone? Dito ko nakabalik yung camera ko malang. Oo. Bago daw yung cam ko. Of course. Binenta ko yung dalawang camera to have a new webcam. Hindi ko lang makita yung cellphone ko. Ayan. I'm so sorry. So wait lang ha. Habang inaayos ni Harry, chichika muna ako. Hinag ni Pao yung panda kanina. Okay. Isa-isa lang ha. Unang-una, para nabalitaan ko ata Harry, is that before yung Japan concert nila, matutuloy daw yung sa Dubai. Tama ba? Tama ba, guys? Para matutuloy yung Dubai concert nila ng pagtatag. Tama ba? Sana naman. Kasi technically parang maraming ang somehow na-disappoint nung syempre na-cancel yun. Harry, pakisagot nga ito. Harry. Ay, alam mo sa Mobile Legends, Hurricane yung username ko. Well, yeah. Nag-Mobile Legends ako sa Thailand using my Hurricane na username. Oo, pero did you enjoy naman, Harry, your nights in Thailand? Yes. Especially yung mga yung Siam, tapos yun lang, yun yung mga naalala kong na-enjoy ko. Siam, Pattaya, yun lang. Wala nang iba. Alinis mo, sis. yung Platinum Mall, yun. Yun, okay. Oo. Actually, sa totoo lang, sobrang daming ganap, no? Unang-una, parang tuloy na yung concert nila in Dubai. And then, of course, after nung Japan. Ang tanong, handa ka na ba sa May? Harry? Because May. Apparently, may concert sila ng May 18 to 19. So, we are still waiting for further announcement kung ano yon, kung saan. Pero I'm guessing it's a concert in Araneta. Diba? Oh. Mm-mm. Pero,
this is pagtatag sign. Right? Pagtatag logo. So, oo nga. Medyo doon din ako curious. Are we going to get a same set of songs? Yeah. Hindi ko rin alam. Kaya naman, we want kayo guys, something. Ano sa tingin nyo yung ano? Clear sana. Oo. Oo. Ba't ako sinusundan ng camera? Para si Pablo, sinusundan ako. Bes, I'm so, ano, I'm so worried. Kasi nung, ano, nung nagpunta kasi ako dito sa lugar na to, parang may sumusunod sa akin. Ay, pangit yung camerang to. Wait lang. Pumunta kasi ako dito, Bes. Which is, diyan, nakita mo na. Mm. Nakita mo na. Mm. Bes, meron palang nandun din. Actually, si Ja din naman pumunta sa mga Summer Lion. Di naman ka big deal. Why, I don't know why it's big deal for you na same place kayo ng picture ni Pablo. Where in fact you're Mahalima. Yes, okay. Parang hindi ko gusto yung takbo ng usapan mo. Mag-earth hour na lang kaya tayo. Mag-earth hour na lang kaya tayo. Parang after a week natin hindi magkita, tinatarayan mo na ako. Well, sige, pag-usapan na natin to, no. Yung ano, paano, homecoming concert to culminate pagtatag era. Ito lang yung wish ko, Harry, no. Parang, kasi parang nagsettle na tayo talaga na wala silang new... Baka wala silang new album kasi nagfo-focus sila sa mga individual careers nila. But I was hoping na ano no, medyo matweak yung lineup ng mga songs. Siguro magbalik sila ng mga ilang songs from previous album, mga ganon. Mm-mm. Mm-mm. Pero kayo guys, chikahin niyo naman kami kapag meron kayong nafi-feel na ano na mangyayari sa May 18 to 19. Wow! Hello, Ate Al. Sana may live stream. We're still... Sana naman meron para sa inyo, di ba? Same but with different take. Oh, taray. Di ba? Okay. Now, Bes, magre-react tayo dun sa ano sa part 2 nung show break. Ay, nasa Tagaytay sila. Yes, kasi may part 2 na siya since yun naman yung parang iniwan nating reaction, no? Yeah. Pero kamusta yung linggo mo nung nagbalik ka sa work? Kasi po kami ni Harry... Zombie talaga first day, grabe. Zombie. Zombie. Ako zombie ako buong linggo. Oo. Buong linggo ako zombie. Tapos nagpatong-patong na talaga yung kulang kong tulog. Parang kanina lang ako nakatulog ng matiwasay. And actually, I'm thankful dun sa binili kong, ano yung Poisian? Oo. Oo, kasi nung zombie day talaga, kinuha ko na isang pasalubong ko, inamoy-amoy ko sa gila. Nakatulong din to kahit pa paano. Oo. Sige, Maya. Parang kanina nga nakita ko si Josh. Parang nag-release siya ng bagong song. Parang sige, reacta namin yan. Magre-record kami ni Harry. And hopefully, makarecover na si Blake. Sa mga nagtatanong po, may ano lang si Blake. May sakit talaga siya. I mean, legit. Mm-mm. Diba? Sabi ko nga pati, magpahinga muna talaga siya. Kasi parang sunod-sunod yung mga health scare niya this year. Diba? Ay. Kamusta naman? Thank you so much, Ate Vanessa D. Uy! Sobrang nabusog kami, Ate Vanessa, di dun sa ano, Pattaya lunch buffet. Grabe, parang sobrang unlimited nung pad thai, sobrang unlimited nung... Hindi ko lang nabetan yung ano, yung isang dessert nila dun na nilagyan lang ng yelo. Malapit na sa halo-halo eh, pero ang nilagay lang, yelo lang. At saka mga gulaman. Oo, basta minatamis ang fruits, parang papunta, yung mga inarnibal na ano, tas... Wala, naghanap ako ng ibap. Wala akong makitang ibap. Bes, hindi yung Pinas. Well, thank you very much, Ate Vanessa D. And ganito ha, ganito, itatry kong mag-vlog kung may mabubuo kaming vlog kasi parang we decided na mag-enjoy na lang talaga sa trip namin. Although marami kaming clips, yung pinapanood ko, wala kaming ginawa kundi magtarayan. Charot!
pwede mag-enjoy. Pero sana tawag dito ma-share namin sa inyo. And Harry and actually kami ni Harry nagkameron kami ng ano ha. Chika lang namin to. Nagkameron kami ng night out wherein we discovered yung ano night market, Harry. Ito naman. Oo. Yeah. 'Di ba? Namili kami ng ano ng mga ng outfit. We get to see different kinds of bananas. Kasi di ba ma-fruits talaga sa ma-fruits sa Thailand. Ma-fruits sa Thailand. Yes, of course. Di ba? Siyempre, tropical. I mean, tropical country naman ang ano, wheat. Oo, ang Thailand. Adami, pero bakit bananas yung naisip? Wala pa karami namang ibang fruit sa Thailand, di ba? Akala ko nga, mangga yung ano, mangga yung nagustuhan kong nakita sa Thailand. Pero yung mga banana pala ang mas nakakaaliw. Okay, sige, sige, sige. Okay, balik na ako dito sa normal kong camera. Na-stress ako dito sa sinusundan ako ng camera. Okay, now, actually si Panda, nakasama naman si Panda in spirit. Nandun siya sa ano ko, sa Crocs ko, si Panda. True. Kasi pupugutan daw ng ulo ni Blake. Saka diba na you get to meet ano, Panda's relatives. Yes. Yun naman ang mahalaga. Nabisita ko naman yung mga ano, mga relatives ni Panda doon. Mm-hmm. Diba? So wala na mga problema, Juani. Okay. Okay. Sige, balik na tayo ha. Sige. Anong pwede natin reactan? Itong sa part 2 nga, yung nandun siya sa Toyota. Yeah. Okay, da-download ko lang. Kamusta yung fandom? I mean, wait, congratulations muna sa Beanie. Parang nanalo sila sa ano, sa Billboard. At parang si Stel Atay na present ng award. Oh, wow. Diba? Oo, parang napanood ko yun. Ano ba yung mga tanong nyo, guys? Wala pong ganyan. Ito si... Siyempre, binabalatan yun. Ano ba yan? Oo. Hindi naman magandang ano, i-serve ng wala nang balat. True, di ba? Di hygienic. In fairness, madami daw casuals. Actually, kanina nagkameron ng ano, ng event si Pablo. Dito lang sa Maynila. Kasi nga, Earth Hour Ambassador si Pablo. Di ba? Wow. Mm-mm. Oo, new rising artist yung award ng Beanie. Very, 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 ano talaga, parang sobra namang talaga akma dahil Women's Month ngayong buwan. And at the same time, they're gathering social, ano talaga, social media consumption or online consumptions. So, actually, best, nakakatuwa rin tong Beanie, ha? Kasi in fairness, ang taas ng kanilang streaming sa Spotify. Yeah. Mm-mm. 'Di ba? Well, in fairness, 'di ba, sabi nga natin, best last. Sabi nga, yung nag-viral ano, nag-viral sila ng isang song, yung talagang nagkaroon ng TikTok dance challenge. Parang sila pa lang din talaga yung nakikita nating girl group na kayang bumulusok. Wait lang. Ano nangyari? What is happening? Okay. So hindi na muna ako gagamit ng ano. Hindi na muna ako gagamit ng ibang ano. Pinifail ako ng ano ko ngayon. Hi Mary Jane Fernandez. Taray, parang para na mga wala po tayong ano dito ha, pa games. Charot lang, nood ka lang diyan, girl. Oh. Narinig mo ako, Harry? Yes. Pero ano, parang wait, yung boses mo wait. Coming from the laptop. Parang ganun. So habang wala si Matt, tanungin nyo ako kung anong gusto nyong ipakwento sa Thailand. Joke lang. Welcome to Harry Show. Ayun na. Sorry. Sorry. I don't know kung ano, pumapalpak lahat. Camera, webcam. Pati yung ano ko, 'di ba? Sige, i-disconnect ko muna lahat.
Okay. Napakarami. Sakto lang. Sakto lang. One. Hindi ka ba nag-enjoy, happy? I can say na it's the main part of my tour sa Thailand. Pero alam mo, Harry, hindi pero unforgettable. Pero you should have tried. Pero Harry, you should have tried the traditional Thai massage. That's not really Italian. Ayan, sorry. Hello? Ayan, wala. Ito. Yun nga, Harry, you should have tried the traditional Thai massage talaga. Ah, nagano naman. Yun naman. Hindi traditional yung pinagawa mo. Ay, hindi ah. I mean, may oil. Ano, stretching. Walang oil yung traditional massage. You don't get to decide. Oo. Sorry ha. Okay. So, I think na-download ko na. Ano yung, actually, napakarami nating na-miss. So, may part 2, may Dunkin, parang masakit ata yung Turkish massage. Wani. Parang nakita ko parang medyo... Alam mo, actually, Wani, totoo yan. Alam mo, yan yung pinakang gusto kong mangyari. Yung talagang legit, ha? Yung, di ba, ang Turkish massages, para kang una muna sasabunin ka. Tapos, yung parang ipo-foam keme ka, tapos papaliguan ka, tapos ganun. Yun talaga yung pinakang... yung pinakang authentic na Turkish massage, yan yung pinakang una kong best bet kong marana, may experience. Yes, actually Miss Christine Lau, sa totoo lang, nagre-react din kami sa Bini, no, pero obviously kahit sa SB19 wala na kami masyadong time makapag-react sa lahat ng ganap. So, hindi kami makapag-accommodate ng any other group. So, even Bini, pero nakita ko yung ano nila, yung streams nila, yung best, medyo nalalamangan pa yung SB19 sa dami ng Spotify streams of these girls. So, what I'm saying is, stream tayo sa Spotify, diba? Parang ano, nakaka-proud. Parang umaano sila na parang sila yung female counterpart ng SB19. Parang bang, kung SB19 yung Big Bang noon, baka 21 ang beans. Pero yeah, from a different company. Pero ako kasi, best, ang ano ko dyan is, one, talagang given na konting hiatus din naman talaga yung boys kasi nga, because of the previous issue natin when it comes to the legality of using the name of SB19. And at the same time, so, I think, ang alam ko, mayroong new songs yung Bini, unlike with us, wala talaga tayong new songs pa this up to date this year. I mean, puro individual endeavors yung mga ganap lately. So, hindi naman ako sa parang bitter dun sa pagkaangat ng Bini, but dun sa ibang mga 18 na baka lang, alam mo yun, yung parang masyadong napipressure or anything. I mean, iba talaga kapag meron kang release songs and at the same time, may ganap ka as a group. Yes, at saka group. Ano eh, so, nabanggit you don't have to parang pressure yourself, guys. But at the same time, thank you so much to Ate Al. Thank you. Thank you, Ate Al. Oo. Okay. Oo. Tama naman to, best, no? Understandable kasi nga, mas marami silang listener ngayon kasi bago daw yung release ng album. It's given, but at the same time, no, maybe Bini is also doing something good right now. That's why they are really have ano tracking, I mean attracting this kind of ano streaming consumption. So yeah, oo. Ay nako, yung nako, nakakaloka. Pwede namang i-release? Bumili ka na ba na nauna sa The Pack ma-release? Yung ano yung merch ni Pablo? Actually, we tried. Napakabilis maubos ng merch. Parang within 3 minutes ata naubos na. So, pag-fill up ko pa lang ng mga detalye, we have reached the maximum. Ganon. So sadly. Ah,
Si Bebes. Wala lang. Charot. Okay. Actually, may mga nagre-request sa inyo na mas maganda rin sa Dunkin. So, sige. I-download ko lang. Grabe. Best. Alam mo kung may a-awardan ako na ano, na endorsement. Dunkin Donut yung a-awardan ko. Diba? Oy, we're advocating about this. Yeah, happy. Let's be happy for them. Pinakampangit na mangyayari is to rain on their parade. So actually, totoo. Kaya nga kinagratulate ko sila. Others na, although, yun nga, we're getting reports or feedback na medyo mas mataas na yung ano sa... Dapat ganito lang ang ano natin, ang atake. Oo, tama. Actually, parang ang kabog naman itong ano. Sige, sige, ito na lang muna, ha? Go, mag-react na tayo dito, Bes. I-share ko lang yung screen ko. Mm-mm. Okay. Perfect. Napakahusay. Get in the zone, break. How we are? SBIG! In fairness, ang ganda ng color palette nung ano. I-720 ko lang, ha. Ang ganda ng color palette. Diba? Mm-hmm. Tsaka gusto ko yung earth tone yung pina, ano sa kanila, pinasuot. True. Mm-hmm. Ngayon, nandito po kami sa Dunkin para sa isang SB90 Summer Special! Pero ngayong araw, malalaman po natin lahat kung gaano kagaling ang skills namin sa pag-design ng donut dito sa Dunkin Donut Design Challenge! Let's go! Ay, Bes, naalala mo ba yung Dunkin na ano? Parang bibili ka ng Dunkin na bear na bilog-bilog tapos ikaw yung magde-design ng Dunkin Donut mo. Anong year yan? Basta elementary pa tayo. Mr. Donut yung sikat sa Mindoro. Kahit tanungin mo yung mga nasa audience ng mga taga Mindoro, Mr. Donut yung na mayagpag doon. Pero ngayon may Dunkin na doon. So actually sa amin sikat din dati yung Mr. Keep Donut kami, guys. Pero pero may Dunkin Donut naman na sa amin. Simple lang naman ang challenge na gagawin natin ngayon. Simple lang. May papakita silang design ng donut dito na kailangan natin gayahin bago maubos ang oras. Ah, gusto ko yan. Tapos, pag nagawa na natin yung mga donut na design, bibigyan natin ng puntos ang bawat isa. Tapos, i-add yan. Kung sino yung may pinakamaraming points, siya ang magiging winner sa challenge. Ang maraming narinig kasi ang balita dito. Alam mo yung mga tao dito. Oh my God, oo nga no. May nakapansin, Bes, na parang si Ja na lang yung hindi black hair. Yeah. Fair. Mm-mm. I think baka naman nasa gitna pa ng promotion dito si Ja ng Surreal. Oh. Ito, mahilig sa chismis. Bakit? Ano narinig ko? Bawal daw umulit yung score natin. Bawal umulit! So for example, binigyan ko si Ken ng 3. Bawal ko na pagbibigay ng 3 sa inyo. So yung dating sa akin, parang i-rate pala natin kung sino yung pinakamaganda. Oo naman! Really? Thank you guys! Thank you. So based sa usapan namin, alam niyo po na wala talaga kaming kaalam-alam sa paggawa ng donut. Kayo nga pa. Ah, nakagawa ka na ng donut? Hindi lang donut ang nagawa ka. Okay. Ay, oo nga pala. Si Stel nga pala may experience, Bes. Oo, kasi HRM student siya. Oo, 'di ba? Oh my God, pag nag-black hair, pag may parang may plan din daw na mag-black hair si Ja, sabi sa live niya. Ay, why not, 'di ba, Bes? Well, we're not complaining kahit naka white pa rin siya. Correct. As a maisan, we're not complaining. Naming apat po first time namin gagawa ng donut. Si Stel, mukhang marami na siyang nagawa. Marami ka ng donut na nagawa. So, guys, ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Okay. So, are you guys ready? Ready? I'm pretty excited. So, let's do this. So, ang unang donut design. Wow. Ni ano, ni
bagay na bagay kay ano. Yung kay ganyan. Mm-mm. Yung ganyang kulay. Naggagawin namin. O, diba? Kagiyahin namin na yun. Oh! Wait! Tig-tig-tig-tig! Hindi ka masyado eh. Grabe! Boston Cream! You will have 3 minutes to copy. Yeah, Boston Cream. Boston Cream. 3 minutes. 3 minutes. To copy Dunkin's Boston Cream donut. Ah. Every chapter may surprise. Yeah. Every chapter may surprise. Okay. Easy. Ready? Heads up. 3, 2, 1, go! Go! Yo, minute na. Isang gloves pa lang, 1 minute. Gloves na lang, gloves. Wow, perfect! Napaka-usay! Hindi na takamali! Kaya nga, kulang ang 3 minutes. Yeah. Kulang ang 3 minutes. Dapat 1. Grabe, best. No? Napapaisip tuloy ako kung... Bakit? Ay, expert na talaga yung iba mga nag-work sa Dunkin' Donut, no? O, mukha naman consistent yung itsura nila. Oo, consistent naman yung itsura talaga ng Dunkin' Donut. Feeling ko may iba akong mapapanaginipan tonight. Ay. Since naman may sakit yung isa nating sisi. Ay! Naku, kuha ko yan! Naku, Justin! Mapipressure na ako ng sobra-sobra tapos ay, naku talaga. Bakit ang anipis? Ah, nga sa, may plating ka pa, pre. Siyempre. Five! Four! Lagi mo ng dami. Wait. I-judge na natin sila since judger naman tayo. Okay. Actually okay yung kay Stel. Nalabas yung pagiging ano niya dito. Truth. Parang maganda yung kay Stel. Yung kay Josh, parang natouch naman ako na my heart. Oo, bes. Don't you want an extra? Ah? Hi, Teresa. Hello. Hello. Oo. Not following instruction nga lang. Kay Pablo, okay na rin. Yung kay Philip, parang ano, medyo may laban din siya. At yung kay Ja, parang naramdaman ko yung pagka, ano, perfectionist niya dyan. Kasi medyo nag-take siya ng time eh. Pero, ano ba, gusto ko ba yung pagkaka... Charot? Masyado natin ina-analyze. Ay, sobra! Ay, ay, ay. Very good. Eh naman, magbibigay na tayo ng points sa bahay. Yeah. Base kung kaninong design yung pinakamalapit dito sa... Ito, yung kay Josh, ang lapit ko. Oo nga eh. Lapit. Sabi ko nga eh. Dapat nga ito yung pinakamalapit. Ah, galing. Ayan. So, sino mauna bigyan ng points? Ikaw! Ako? Okay. Ako? Siyempre, malalaman natin kung ano yung Boston cream dyan. Boston. Yun nga, ikot mo nga, pakita mo muna sa akin. Hindi, ganyan lang talaga yan. May ikot mo. Ganyan lang talaga yan yung ano. Yung Boston cream niya may concept. Yung ganyan lang talaga yan. Ikot. Ay, okay. Pero gusto ko rin yung may konting... Nasa kabila yung ano, cream. Oo, pero gusto ko rin yung may effect na umaapaw. Kasi gusto ko rin yung umaapaw ang pagmamahal. Oh, nobody's perfect. So I will choose yung hindi perfect. So wag niyong bitahin yung ano, si Matthew sa mga any judging competition. Mas gusto niya yung hindi ano. 1, 2, 3, go! 1, 2. Oh, five! Thank you! Oh, 2. Binigyan ako. Next, para kay Josh. Ito kasi yung Boston cream ko. Galing pa talaga sa Boston, Massachusetts. And three. Saba. Okay, pointing na. Entry. Ano to niyo? 2, 1, go! Ibig ako na ano pa. Grabe kung saba. Sinasabi ko kayo na ako yung ating lokohin niyo pa kasarili natin. Hindi, kasi binigyan niya ako ng 5. Ibig ako na. May ibang dating si Philip to die. Para maganda ata yung tulog niya. Diba? Okay. Next. Tignan natin. Okay. Best, ito yung magandang ano eh, umaapaw eh. May dramatic effect yung pagbagsak eh.
yung kay Pablo parang umawas na lang eh. Ano? Ito parang yung, alam niyo ba yun, yung cake na may ganun, may design na parang umaapaw-apaw, overflowing. Parang ito yung mas maganda palang effect. At malinis yung plate. Bakit nga ba embossed yung ano, yung original, pero yung kanilang ginamit, parang hindi naka-embossed? Embossed? Anong embossed? Naka-ano, angat. Yung kanila parang nag-mix sa chocolate. I don't know if may kulang sa ano. Best, may kulang yan sa ano. Dapat pagka, di ba pagkalagay mo nung ano, no sa piping bag. Dapat pagka piping bag mo, hihipan mo agad para matuyot. Ganon. Ganon. Ano, hygienic naman. Eh, pag sa SB19, choosy ka pa ba, Harry? Ay, hindi pala. Pag, oo, sa kanila okay lang sa atin, di ba? 1, 2, 3, go! Ay, 4, alam ko. Sa, for Justin, 1, 2, 3, go! One. Best, are you proud? Accepted naman namin si Justin, kahit ano. Siguro best, ito yung pinaka-safe kasi na talaga parang mas na-replicate talaga. Hindi, diba? Kasi yung line niya, ano, very ano. Parang, oo, very parang original. Yeah, yeah. And 1, 2, 3, go! Wala na ako eh. Binigay ko na kasi 5 sa sarili ko. Sana, malalaman na natin. Bro, binigay niya yung 5 sa sarili niya. Sa bagay, I'll do the same. Eh, kung sino talaga ang nagwagi? So, ang nagwagi. Dahil si ka na nagwagi, very good ka. Ikaw maghuhugas ng pingga. Oy, ito yung talo, trisasabi mo. Sobrang excited ako makita kung ano yung next na gagayahin namin. So, check it out. Oh. And... go! Guilty ng hair niya, ano nga? Best. Oh, best. Masarap to. Isa to, yes, sa mga premium donut. Oo, mm, paborito ko to. If I'm not mistaken, ito yung ano, may cream cheese. Oo, masarap to. Ito, anong trinkings mo sa ano? Sa may blueberry. Sa premium donut ng Dunkin. Well, for a while, medyo parang nag-lean on ako dun sa choco butternut. Ay, ako na negotiable yun. Yun talaga yung gusto mo? Parang hindi kompleto yung ano. So, pag ako bumibili ako, laging tatlo. So, bumibili ako ng choco butternut, ng blueberry cheesecake. At saka, ngayon, dati honey dip. Pero, tinanggal ko na siya, tapos naging choco ako. Pero ngayon may bago na, best. Ano? Yung tawag dito? Basta may parang ube kemerut. Ah, hindi ko pa natatry yung ube kemerut. O, oh, di ba sabi ko na sa'yo, need muna mag-rest at mag-set yung chocolate, then saka ilalagay yung white cream. So, sa SB19, ganito, pagkalagay ng chocolate na itim, please, bubugahan niyo agad. 3 minutes lang yung challenge. Tuktukan ko kayong dalawa ni Vihel. Kaya 3 minutes yung challenge. So, dapat kasi hihiban mo. Ano, mahalin, hihiba na. Ganon. Sana nag-volunteer kayo doon. Oo, tapos hihipan nyo yung mga donuts. Correct. Pero ikaw, dun sa regular donuts, anong favorite mo? Ako talaga Bavarian. Yun nga, Boston cream, Bavarian white, kahit na pareho lang sila ng feeling ni Boston cream. Bavarian white, yung feeling, original. Ayaw mo nung strawberry. Ayaw. Oh, mango Bavarian, ang bet mo. Ha? Ba't naging mango? Mango ba yun? Yung medyo yellowish na ano? Hindi. Hindi yun ang mango. Hindi ba mango yun? Yun yung regular. Yung pinaka-original Bavarian. Yun, at okay. Saka yung may nuts.
yun, yung tatlo. Hoy, hindi ako nagbibiro, no? Kapag may 24/7 na Dunkin, nagkikrave ako ngayon, Harry. My God. Mm-mm. Oh my God, Miss Christine Lau, nasa ka ba sa US? Alam ko may Dunkin Donuts sa US, pero hindi ko alam kung East Coast or West Coast or North Coast or South Coast. Kasi may ganun best, nanood kasi ako ng document, nanonood kasi ako mga documentary, di ba? Parang may Dunkin Donuts sa US, pero ang concentration niya isa lang part. Hindi siya kalat-kalat talaga sa buong US. Tama ba, Miss Christine? Pero ngayon, best, tinanggap na nilang maging ano, maging cafe talaga, legit. Yes. Kasi ang Dunkin' Donut ngayon, mas nagfo-focus na sila sa coffee. Cafe, ano. Oh, kasi mas ano, kasi kaya po mapapansin nyo, yung rebranding ng Dunkin' Donut, hindi na kasama yung donut, Dunkin' na lang. Kasi parang mas gusto siyang matandaan natin. Ay, pero natin totoo sa drinks. Totoo to. I don't know kung sinadya nung isa dyan na i-stop dyan, pero ay, so fine. Pablo is so fine there. Okay. May i-release ako na ginawa mo sa Thailand. Dahil sinuport mo pa rin naman ng SB19 sa Thailand. It ay, sorry, hindi ka pala doon. Green Day. Ay, oh, sorry. I'm also an advocate of Earth Kinemelatic R, so nag-Green Day ako. Oo, pero siguro sa sobrang laki rin naman ng LA, Miss Christine Lau, baka wala doon sa side niyo na Dunkin, di ba? Oh, East Coast. You see Dunkins in most of the gas stations here in East Coast. Actually, Miss Lucy, ha, napapanood ko nga sa TikTok, parang may coffee concentrate sila doon sa US. Yung parang sobrang concentrated na nung liquid, ihahalo mo na lang siya sa water at saka sa iced. Tapos parang may drinks ka na. Parang, alam mo, parang napag-usapan namin yan ni Harry after namin mag-travel, no? Parang, we have been to London, ako naman to Canada, pero hindi pa tayo nakapag-US, best, no? Parang natatakot pa tayo mag-apply for a US visa. Oo. Tatargetin namin yan in the next 3 to 5 years siguro. Gusto saka ko talaga kapag malakas yung loob namin. Curious talaga ako. Sige. Nakikurious ako mag-US. Kaya nga lang, best, syempre dapat mag-ready na tayo sa console. Diba? Laking budget dyan. Oo, pero hindi daw tinitingnan yung bank account, Bes. Hindi, diba? I mean, pag nandun ka na, alam ka naman mamalimos tayo doon. Ay, syempre naman. Syempre naman, paghahandaan naman yun. Sa bagay. Alam ka na, yung Domi kamag-anak nga ako sa Seattle, so I'm confident naman susuporta nila ako doon, pero pag lumabas na ako ng Seattle, mamalimos na ako. Ang saan yung parking Seattle? Wait, may friend na tayo. May friend na tayong ano. Saan yung baba? South siya, best. May friend na tayo sa saan ba si Michelle? Atlanta. Si Michelle. Mm. Ay, oo. Di ba? Pwede na tayong pumunta ng Atlanta. Meron din tayo sa Florida. Florida. Parang Florida yun, best. Parang yung Florida artist ata yung artist yun. Pala yung ano. Ay, bet ko, wow, Miss Christine, oh, ayan, ililista na namin yan, Miss Christine Lau. If you go to LA, let me know. Tapos biglang nilet you know, yun lang, nilet me know lang. Ay, biglang charot. Biglang sinabi ni Miss Christine Lau ang reply, enjoy kayo. Correct. Ay, tara, I'll drive you around in my mommy van. I'm sure po, Diyos ko. Sige. Actually, Miss Maria Pastrana, minessage na kami ni Kuya Chuck kung kailan kami pwedeng mag-culture. Ay, White House. Gusto ko. Ate Mulana, White House. Nabanggit ko na to kay Ate Lana. Alam mo yung pinaka-favorite ko talaga. Siyempre, White House. Actually, Ate Lana, ito ko na sa'yo to, fascination ko talaga yung White House, the Capitol, of course, the Lincoln Memorial. Pinapanood ko lahat ng mga
series na may kinalaman sa US presidency, House of Cards, Commander in Chief. So for sure talagang kailangan mabisita ko yung Washington DC. Mm-hmm. I mean non-negotiable, 'di ba? Kahit sa streets na kami matulog. Kasi train station katabi mo. Oo, tapos makikita niyo na lang ako doon, kasama ko na yung mga homeless, nagpapainit ng ano ko doon. Camping na. Oo, yung mga ganun. Ay, gusto ko to. Let me know pag pupunta kayo dito sa Laguna. Go, Miss Maya. Oo. Ay. Punta, ay, best, ito yung hamon ko. Punta tayo ng Winnipeg. Nang magamit ko naman yung visa ko dyan. Go, Miss Alpha, for as long as may malapit more... Malapit ba sa Alberta kami... yan? Malapit ba sa Alberta? Actually, may isis... Alam mo, litong-lito ako sa mga lugar dyan sa Canada. Nag-itsura talaga akong tanga nung pumunta ako dyan. Kasi parang... My God! Sobrang... Ay, naku. Siguro for another reaction video, no? Pero nawala po ako dyan sa Canada. I mean, it's a... Parang best ganito na lang. Nagkamali ako ng book... ng flight. So, 20,000 nawala sa bank account ko. Kasi pagdating ko na Canada, sabi ko doon sa friend ko, "Hoy friend, kita tayo. Nasaan ka? Nasa Toronto ako." Sabi niya, "Tanga, malayo ako. Nasa Vancouver siya." Sabi ko, "Hindi, madali lang 'yan. Ako nang bahala." Bes, yung Vancouver pala kabilang dulo ng Toronto. Oo. I mean, sobrang kuntanga talaga. Pero ikikwento ko na lang sa mga susunod. Ewan ko kung saan yung Winnipeg na yan. Basta, pag-aaralan ko na talaga kung saan ng mga lugar-lugar na yan. Yeah. Let's diba? Proceed with the, ano... With the reaction. Ang dami ng daldalan. Very cheesecake. Oo. Grabe yung drive. Actually, hindi. Doon tayo sa mumurahin lang na ano, bes. Na domestic flight, huwag tayong drive. Oo, sayang. Oo, kasi lahat na napapanood namin sa Hollywood, yung mga drive-drive, doon nagaganap yung mga krimen. Baka mamaya, di ba? Di ba? Charot lang po. Okay, let's watch. Blueberry cheese! Oo nga. Grabe, parang iba yung nagagawa sa kanila nung ano, bes? Ng kanilang skincare? Abing niya. Iba talaga pag Avignon, no? Only Ate Lana will know kung bakit. Medyo mahal. Ay, naku, mahirap. Blueberry cheese, okay. Kaya naman, hindi na natin patatagal pa. You will have 4 minutes of coffee. Yun, blueberry cheese donut. One of my favorite, best. I'm impressed. Nakaka-premium yung ano nito. Yung lasa nito. Tikman nyo na po, di ba? Yeah. I think pag ano, pag premium, ang kukunin mo is yung kay Justin ata na ay hindi yung kay ano, kay Stel. Yung ano yung parang combo ni Stel, one premium donut. If I'm not mistaken ha. True Leo 19. So sobrang nakakahiya sa airport. So pagdating ko doon, this is not a flight going to Vancouver. Ay, my God, ganon. Basta may nangyari. Sa airport tuloy ako natulog ng isang gabi. Basta. Dunkin's Blueberry Cheese Donut and the timer starts now! Medyo challenging to ah. Pares na kanan ko. Ano ako sarili? No. Uy! Grabe naman yun! It's like making a cake. Wow. Wow! Di ako marunong maganto eh. Unfair! Parang mukhang yung tikin na. Madali ako, di ko nagmadali. Wow. Pero sorry Bessa, I'm sorry for all the ano Philip Stan, pero grabe yung visuals niya. I will prove it to you. Bess, meron dito nung ano eh, ginagawa mo pag may mga ano eh, mga ganito kabagal. Yan. Ay, ano ba ambient? Yung mga ganito. Eto, to. Yung mga ganito, eh.
things. Diba? Parang ano, pag nakakita ako ng gumagawa yung mga chef na gumagawa dun sa Din Tai Fung ng ano, ng Shaolong Pao. Tas low mo. Parang ganyan. Pinagmamasdan mo pala sila, bes. Ay, may bes, syempre, no? Ang love language ko is food. Parang, parang wala, parang something. Ay, nako, totoo, Leo, naglalayasan na ang mga, ano, hindi naman yung mga taga-Canada, pero yung mga nangarap manirahan sa Canada, medyo mahalya, medyo magastos. I don't know, medyo mahal sa Canada. Medyo mag-iipunan talaga tayo, hari. So dapat every month mag ano na tayo. Magtabi na tayo na. Sahod. Medyo paghahandaan ng Canada, medyo mahal yung cost of living, I think. But I'm not sure in Winnipeg ha, I've never been. Ano orange cones? You'll be disappointed with the orange cones. Ano yun? Eto na! Na! Magkakaala mo na po tayo kung sino sa amin ang merong pinaka magandang design na malapit sa Dunkin' Blueberry Tama. Cheese. Alam na. Sino gusto niyo unahin? Sino? Si Ken naman. Si Sir nanalo ako kanina. Ako na. Oh, sige, si Ken. Oh, ayan na yung kay Ken. Oh, tingnan niyo ngayon. Tingnan niyo. Very giving din sa ano. Ang dami nung whipped cream. Oo. Very giving. Very giving. Pero medyo nabitin tayo sa blueberry. Look, look at it. Hoy! Pero kamukha, bes. Kaya nga lang, yung lower part ng donut, parang hindi nalagyan ng dust ng ano, gray ha. Ganun ka into dito. Oo, parang sorry Ken. Next. Ah, may ganun. 1, 2, 3. Ah? Ah, pero mataas. Average. Hi, Justin. Best. What? Parang na-dehydrate ng konti yung papag. correct. Binas yung sarili, yung bias. Pero, mahal ka pa rin naman namin, Justin. Pero, parang medyo na-El Niño yung papag. Correct. Oo, medyo nga. Nangalaglag. Kumbaga, hindi nag-hold. Oo. 1, 2, 3, go! Four? Oh! Oh my God, I'm so humbled right now. May reason ako sa 4. Feeling ko kasi right amount of everything yung like. Pag tinikta. Wow. Kasi konti yung white na nasa gitna. So kaya gets ko rin ako makonti yung gilid tsaka konti yung nasa ibang go. Okay, score. 3, 2, 1. Itong kay Stel. Nakulangan na tayo ng base ng ano na cream. Hindi, feeling ko na tabunan naman nung dust. Yung dust. Okay. Correct. Go! Charot. Preference nga naman ang sabi ni In fairness dito, giving yung blueberry best. Diba? Parang pagkagat mo talaga, mararamdaman mo talaga yung blueberry. Pero mamunan diba? Na sa puto pao. Paano masyadong mabintog? Papunta na sa ano? Toasted chow pao? Lola Nenas. Oo nga. Medyo papunta na sa puto pao, Josh. Hindi na mihihan ko kasi yung Graham tsaka yung blueberry. Dahil gusto ko malasa. Sulit, kumbaga, di ba? Sulit. Sana ito na lang ang ginagay. Sulit. Sulit pero malulugi yung dangin. Uy, Ate Lucy.
Correct. Actually, ito rin yung gusto ko malaman, Miss Gary, tama na. Sabi, ito rin sinabi ng mga friends ko sa akin, kasi yung Toronto at saka Vancouver, yan yung binisita kong lugar. Medyo talaga, hindi naman sa nagre-reklamo ako ha, pero na-shock talaga ako sa prices. Yun lang talaga, sabi sa akin talaga, pag, yung ano, pinagmula ni Darren Espanto, saan nga ba si Alberta ba? Mas okay daw yung mga prices doon. Medyo kaya ng medyo lower middle income person like me. Diba? Sinampal ako ng katotohanan eh, na parang lower middle income pala kami. Diba? Ang middle income pala, medyo mataas pa yung income eh. Diba? Oo naman. Yeah. Si Beth kasi is higher income, higher middle income na kasi si Harry. Ah, may sabi. Charot. Ay, 3, 2, 1, go! Hindi, 1 ka na lang para ano, consistent. Oh, tama. Kasi the number 1. O, tama. Yung kay Josh kasi, sa sobrang giving, malulugi na yung store. Mm. Diba? 1, 1, 1. Kailan ko lang gayahin yung ano. O, oh, kita yung white, isang ikot, medyo napadami yung taas, tapos... Yan. Okay naman. Kaya ang score mo, ah. Ang score ni Pablo ay 2. Yan. White, isang ikot. 1, 1, 1. Tiray ko lang ganyan. Taray, isang ikot lang yung required. Dinalwang swirl. Best. Pero sabi niya isang ikot lang daw, di ba? Isang ikot ba? Yan parang dalawang layer yan, best, eh, ng ikot, eh. Di ba? Pag si Pablo pumipiga, ano, mahigpit masyado. Mm, walang control. Yeah. Kasi kailangan mo ng control sa piping bag eh. Mm-mm. Mahirap, ako nahirapan din ako doon kasi malakas talaga yung grip ko sa mga piping bag. Anong sabi mo kanina? Kaya yan, yung ano, oh, kita yung white, isang ikot, medyo napadami yung taas, tapos Okay naman. Kaya ang score mo, ah. Ang score ni Pablo ay 2. 3, 2, 1. Ako 4. Sa akin 3. 4 na lang natira sa akin. Okay, of course, bibigyan pa rin namin ang clap yung mga sarili namin. We did a good job. And we thought that it's easy, but it's not. After neto, pwede na po kami sumideline sa Dunkin'. Yeah. At maggawa ng donuts. Please, one. So for the second round, ang nagwagi ay si... Congrats, sister. Yeah! We are on the final round, guys. You guys are really ready. I'm ready. If you're ready, let's do Mambo number 5. Thank you, Miss Lucy Han. Thank you so much. Thank you, Miss Lucy Han. Oo. Bibisitahin natin si Miss Lucy Han in the next 3 to 5 years. Diba? Paki-ano nga, paki-screenshot niya yung sinabi ni Miss Lucy Han. Let me know. Sana yung company ko, Miss Lucian, ano, mag-tactical trip incentive sa US. Pag nag-tactical trip incentive doon, baka mapaaga. Uy, actually, sa totoo lang, Bears, kasi kaya lang naman ako nakapag Toronto is incentive din yon. Tapos may incentive this year, Montreal, hindi ko na-reach. Hindi ko na-reach yung quota, so... Pinas na lang tayo muna sa mga Southeast Asian countries, 'di ba? Oo nga no, pero bakit parang best konti lang yung nagpapa-incentive sa US, no? Feeling ko ano? 'Di ba mahigpit nga kasi yung ano? Best, mas mahigpit daw ngayon yung South Korean embassy kaysa sa US pero embassy. Pero on a normal case kapag ano nga, kapag corporate. Pero best, unang-una, single tayo. Matagal naman na tayo sa mga work natin. We have a strong ties naman. Diba? Sa... Ano pa ba, guys? Actually, ito talaga, gusto ko itong mapuntahan. Yun nga lang talaga, may political unrest as of the moment. Thank you so ito much. Ito gusto ko rin mapuntahan. In fairness, I know, guys, ako, I'm a Catholic, but I can say na I'm not a practicing Catholic anymore. So, but hindi naman ako nag
papalit ng religion or whatsoever, but I really want to ano go to the Holy Land. At saka best, wala na tayong visa diyan kina Ate Jackie. Yeah, may political unrest lang talaga. Oh, Ate Jackie, if it's safe, bi-visit din kami diyan, tas magzo-zumba-zumba din tayo habang nagla-live sa Facebook. Mga ganun yung napapanood ko kay Ate Jackie. Alam natin yung mga ano, ano yung mga interest ni Ate Jackie. Eto, best ha, share ko lang yung mga ganyan ha. Ate Jackie, eto, kay na Miss Lucy Han, kay na Ate Christine Lau, yung mga nasa abroad. Alam mo yung tita ko, very surprisingly, no, na-addict siya dun sa nanonood siya ng mga nagva-vlog, yung long form. Kasi sa atin, di ba parang sabi natin, 1 hour is sobrang haba ng reaction. Ikumpara dun sa mga kasabayan natin na 10 minutes, 12 minutes. Best, may audience nanonood yung mga, kung anong ginagawa ng mga kababayan natin abroad. So, alam mo yung parang, nire-record lang nila yung, ano, yung normal day-to-day life nila. Tapos may nanonood, yung tita ko mahilig sa mga ganun. Yeah. Diba? So, nakaka-entertain din naman manood ang mga buhay nyo sa abroad. Diba? Okay. Thank you, Ate Jackie. Pero Ate Jackie, pag, ano na ba? Marami na ba bumibisita dyan? Kasi parang, di ba, wala pa. May colleagues, mother's tour nung colleague ko, ano, na-cancel. Yung nanay ko, Diyos ko. Parang may pari atang nag-organize before magkamero ng gulo dyan. Bet na bet ng nanay ko pumunta dyan eh. Diba? Hoy, Ate Al, mag-vlog ka. For sure, maraming manonood. Yung mga nag-exercise sa harap ng, ano mo, sa harap ng facility niyo dyan. Ang problema lang, Ate Al, baka mademanda ka. Yung privacy. Oo. Actually, totoo nga. Totoo ba yun? Pag wala daw sa mood yung console, like for example, nag-away sila ng Diyosawa niyo for today, lahat ng dadaan sa aking window, reject. Alam mo, ano feeling ko, kapag matutuloy talaga tayo dyan at mag-i-start na tayong kumuha ng visa sa US, lahat ng mga USAT na kakilala ng MST, ilalagay namin sa isang group, hihingi kami lahat ng advice, kukolekt namin paano makapasa. Correct. Oo. Diyos ko. Parang, at saka pati, best, iikot tayo sa mga santo at saka sa mga simbahan dito. Magdadasal talaga tayo. May prescribe, best, ano ba, outfit when you face correct the ano, officer. Ang iniisip ko talaga, okay lang naman na mag-try and mag-try until you succeed. Ang problema, ang mahal ng fee. Actually, oo, yun naman talaga yung nakakaiyak sa visa. Kapag, minsan nga, parang ako ha, parang pag na-reject pa ako, parang, oh sige, ganun talaga yung buhay. Alam mo, mas madali ko natatanggap yung rejection. Pero dun sa monetary na naman, parang mas may ano ka pa. Oo. Yun nga yung nakakatakot, no? Yung pag na-reject ka sa US. Tapos, best, hindi ka pwedeng bumili ng tickets ahead of time, yung medyo mura-mura. Kasi, baka mamaya, bumili ka ng murang ticket, tapos bigla namang ma-reject nung maligwak ka naman, di ba? Ay. Tara, may mga ganun nga. Ganto na lang, bes. Eh, paano kung nakaganto ako? Hi, officer. Charot. Outright reject. Hindi pa nagtatanong. You won't ask, okay, we made our decision. I'm very sorry. Excuse me, you didn't ask me any question, counsel. Charot. Eto nga, bes. Eh, di ba, syempre, ang kurso ko, foreign service. So, syempre, may mga opinion kami kasi everyday kami pinagagawa ng mga essay, opinion namin about the West Philippine Sea, the US-Philippine relation. So, syempre, minsan, tinitweet ko yung mga opinion ko sa mga world affairs. So, may nag-chika sa akin, remove yung mga ganon. Huwag kang maglalagay ng mga anti-US comment, which is wala naman ako nilagay, ha? Kasi daw, nalalaman daw yan ng US Embassy. Mga ganun ba? So, di ba? Uy, di doon na pa. Okay. Okay. Ito na ba? Oh, may pasabog. Uy, sabog. May pasabog. Namoy mo ba yung pasabog? Hindi pa. Hindi pa. Mamaya pa yun. Pakasi eh.
Wait, may tanong lang ako, Ate Lana. Paano ko makukonvince yung konsul? Eh, wala akong babalikan ditong pamilya. Wala ako ditong jowa. May ganun. Wala ako ditong junak. Tama ba? Paano ko single ako? Babalik naman ako. Siguro malaki naman yung chance ko na. Feeling ko naman. Hihingi na lang ako ng approved leave sa work. Diba? Mga ganun. Ano ba? What do I need to prove to the consul? Ay, parang si Ate Lana yung makakaalam talaga. Diba? Go. Ang nakalagay dito, you have to design your own donut. Kumbaga, challenging. Freestyle. Ah, kaya pala, ang daming ano dito. Ang dami. Ang daming nandito na lang ingredient. Yeah. And we only have 3 minutes. 3 minutes? Ay! Shucks, kinabaraan ka. 3, 2, 1, go! Ang hirap, men. Nakabahan ako. Uy, nakabahan. Relax lang kayo. Sorry po, ah. 3 minutes? Feeling ko po kulay yung 3 minutes kung magde-design po kaya naman. Ano, gagawin ko isang cream. Ay, galing! Cream at chocolate. Oh my God. Ay, ano yun? Pringles and tanis. Parang mga seryoso yung mga tropa natin dito. At ano yung may design? For the team! Panahon na para malaman natin kung sino talaga, sino ang mananalo. Wow! Actually, yung concept na itong donut ko is ganito. Kumbaga, EP kasi namin, pagtatag, di ba? So, kumbaga, ano mo, in-incorporate ko na yun. Ganito talaga, Bev. Yung ano namin. Tapos, syempre, mag-make sense talaga siya kasi SB19, kanta namin ganito. 1, 2, 3, and go! Ako, 5 din din. Wow! Nadaan sa ano, explanation. Una-una inisip ko, Dunkin', branding. Hmm. Kailangan may pink branding, ayan. Tapos... Interesting yung white part. Truth. Pagmamahal. How it was gusto ko na may Mickey, gusto ko na may Mickey Mouse ears. Oo, parang nag-Disneyland yung donut ni Jack. May Mickey Mouse ears eh. Ngayon, ba't marami yung nangyayari? Bakit? Kasi yung pangalan niya, Amor Amerier. Ah! Amor Amerier. 1, 2, 3, go! Sa'yo? Yung friend yung dinaan sa explanation. Ang tagal naman. Sorry! 3. Gusto ko to. Ang ganda ng design. Ay. Parang iba ata mapapanaginipan ko. Tonight. Ang daming palang iniinom. Yes. Dahil nga sa mga iniinom ko supplement. Kasi yun na nga. Yung supplement? Vitamin B complex. Tapos multivitamin. Oh. Dapat daw talaga. Ewan ko ba, nalilimutan ko inumin sa umaga. Iniinom ko sa gabi. So pag natutulog ako, gumagalaw pa rin yung mga cells ko at yung utak ko. Kaya ang dami kong mga panaginip. Kaya kung ano-ano talaga mga kababalaghan yung napapanaginipan ko minsan. And syempre, before tayo nag-Thailand, ilang linggo talaga si Josh ang nasa panaginip ko. So, wina-wash away ko na si Josh sa sistema ko. So, baka naman mamaya si Stella ang umappear. Diba? Pagtatag. Nasa pagtatag tayo. Kaya naisip ko yung gold. Tapos naisip ko rin yung onesie. Yung mga natin. Color na ng onesie, yung white tsaka black. So nakaisip ako tuloy ng pangalan nito. Ano ang pangalan? Zonut. Wow, I like it. Zonut. Pag nakita to ng tao, may isip nila. Ito man ang S sa Dunkin'. Go. Kami bigyan ko 5 sarili ko. Zona. Best. Stop. Bakit? Grabe. The visual is giving.
Hindi ako napatingin doon sa donut. Though kilala ko kayong dalawa ni Blake nung kay sa donut unang titingin. Napatingin ako sa Pez. Ang pogi dyan ni Josh. Totoo naman. Piliin natin itong isa at papangalanan natin siya. Paano? Grabe, apat pala yun. Ano? Nakaya? Paano nakaya? Paano nagawa? Di sinasadya. Paano nagawa with a little bit of 24K karat? Eh, okay. Okay. Hindi pwede mo pag itong spoon. 2, 3, Josh! Josh, 4! Ba't para may kunaibans so, na nangyayari with Josh? Yun nga, yung ginto pa rin. Pero nilagyan ko siya ng chocolate kasi kasama pa rin yung lupa. Kumbaga, yung lupa at yung ginto. Pinaka-idea talaga nito. Kasi mahilig ako sa munchkin. Mahilig din talaga ako sa munchkin. Hindi, totoo. If my choice ako never talaga sa donut. Kumain ng munchkin, wag ako. Yes, mahilig ako sa munchkin. Magkano na ang munchkin today? Do you alam know ko. The price? Oh. Oh, magkano? Ikaw muna. Oh, hindi mo masagot. Feeling ko nagsesearch ka na. No. I'm not searching. Magkano ang munchkin ngayon? Yung dalawa yun eh, premium at yung regular munchkin. Oh, 8 pesos, tas yung isa 13. No! May inflate para kasi BBM. Hindi mo alam kung magkano yung ano, pamasahe. Ay, nagsesearch ka na. Hindi ako nagsesearch. Hindi ako nagsesearch. 10 pesos at 15 pesos. 10 yung regular donut, 15 yung premium munchkin. So, yung choco butter na PWD mo. Kami, kaya sinabi kong ano. Ah, oo. PWD ka nga pala. So, may ano, may discount ka nga pala. Ay! Tama nga ako. 15. Gusto ko yung Dunkin'. So, pinangalala ko tong Dunkin'. Parang may iba ako naiisip dito sa drawing na ito. Ay, dito sa donut na ito. Dunkin'. Parang may pigsa. Sorry. But I still eat it. I'll still eat it. Pablo, do that word. Kin. Yun lang gusto nyo marinig. 1, 2, 3, 4. Wait lang, di ba? Ay, nagpa-humble. Oh, I'm going to be serious, Josh. And the winner for round 3, I see... Yeah! With his Bucci. Totoo! Instead na yung mga ganun para mga sesame, no? Bucci. Congratulations! Congratulations! Alright! So, ayun, tapos na lahat ng mga challenges na. Pero before natin i-announce ang grand winner, pwede ba tayo mag-share ng mga experiences niyo? Sobrang nag-enjoy ako. Kasi today, sobrang... daming experiences din na tayo nag-design ng donut. Nirecreate natin yung original design ng Dunkin. At parang... Hindi pala madali. Pag tinignan natin, madali ito. Okay? Pero pag ginawa mo, parang iba rin talaga. So parang... Yung texture ng mga... Ang pinakagusto kong experience talaga yung nag-create tayo ng sarili nating donut. Sobrang refreshing yung experience na yun. Na parang hindi ko akalain na gagawin ko sa buong buhay ko yung mag-create ng sarili kong donut. Panalo talaga lahat ng ginawa natin. And speaking of panalo... Ikaw yan. Ang hindi ko... Panalo si Justin. Yan, ito naman. Talaga, Justin. Speaking of panalo, ito na ang grand winner ng grand challenges natin ay mag-uwi ng tumataginting. Uy, may cash? Na si Kwetamin. Cash. Uy, cash. At ang grand winner ay walang iba, kundi si... Oh my God! Paano kami nag-sit? Paano? Parang bilis. Hindi masasabi mo na mag-uwi ka ng tumatagintin na 50 peso! Kasi sa totoong buhay po, lagi ako sanay na ako yung nag-uwi. Wensya na. Ako yung nagbibigay. Wensya na.
Uy, pwede si Stel, pag magkameron ng Philippine adaptation ng ano ha, nung Waikiki, pwede si Stel doon. Mm. Hindi ko iniisip na in the future may babalik sa akin. But now, na nafe-feel kong grabe, napakalaking ano nito, 50,000. Talagang i-share ko to sa mga nangangailangan, kagaya ng pamilya ko. Thank you! Napaka-generous naman ng Dunkin. Wow. Oo, i-challenge rin kami. Oh. Diba? I-challenge rin kami gumawa ng mga donut-donut. May 50,000 te, talagang one ibibigay ko sa inyo. Kahit anong mangyari sa akin yung fire. Let's go! Tikima na kami! Ano da? Wait nga. Ano feeling? Let's go! Let's go! Tikima na kami! Sali. I love this episode. Sali kami. Correct. Diba? Okay. Well, natuwa talaga ako doon, Behes. Pero alam mo, sa totoo lang, kaya kung sinasabi talaga ng Dunkin, imaginein mo, no? Ngayon kasi nawala, correct me if I'm wrong ha, yung mga bumibili. Behes, hindi na si Pablo, hindi na yung ano eh, Pablo Speak. Pero, for a year, I think for the whole 2023, nakapaskill talaga sa mga choices ng pinaka main menu ng Dunkin talaga yung mga combo nila. Yeah. Di ba, Bes? So, ibig sabihin talaga, sumusuport ka sa SB19 or hindi, talagang wala kang magagawa kundi ma-absorb na sila talaga yung ambassador ng Dunkin. Di ba? Oh, wow. Si JB galing daw sa performance ni ano Pablo. Wow. Oo. Kamusta? Kamusta yung performance si Pablo? Oo. Ay, yes, Miss Jonah, yung pong GCash po sa description. Maraming salamat. Yun po yung aming GCash account. Thank you po. Oo. Ay! Nakakaloko. Ayoko, hindi, at sa totoo lang, hindi kami nakikisama sa mga ganitong usapin, ha? Oo. Medyo, alam nyo, yung polarizing yung ganyan topic. Hindi, Bes, hindi sa polarizing. I'm not educated and hindi ko nasubaybay ng sobra yung issue. May mga ganun. Sorry, nagbabasa lang ako. Ay, invite kayo ng government employee kasi nang mawawala ng work ang empleyado na yun kapag nag-TNT kayo. Ate Lana, invite us. So you, bigla sabihin natin, Lana, ano ba yun? Inimbita ko tapos nag-TNT. Charot lang. Uy! That's a good idea. Oo, may FB hub din si Justin. Nag-subs ka na ba? Hanapin ko yan. Kasi yung isa dyan matagal nang nasa The Pack eh. Pero mahalim ah. Hindi kasi ako makapag-unsubscribe. I mean, I don't know how to unsubscribe. And those. So, guys, ito na lang. Titingnan natin kung as Mahalima talaga, advocate of Mahalima, tingnan natin kung magsusubscribe si Matt sa FB Hub ni Justin din. So, let's wait naman, and go! Let's go! Oo, diba? Actually, yung mukha ni Josh, sana all ganyan ang face pag 30 years old na. Ito yung mga itsura ng 30 years old though. What happened? True. Diba? Danto yun. Diba? Truth. Generous talaga. Ay! Wait. Generous talaga ang mga ninang ng boy. Si Casual Chuck, pinadalhan ni Lucky Me ng mga noodles as appreciation sa pag-react niya sa SB19 Lucky Me ads. Sadali lang. Ang problema... Tatapata namin ni Kuya Chuck. Correct. May competition pala. May competition pala sa Lucky Me, ano. Wait lang. Pag-record na namin. Kasha, miss you. Nangyari sa'yo, girl. Oo. Parang ngayon ka lang paramdam ulit. Oo.
Hoy, wait, best, no? Sige, before tayo magpaalam, gusto ko lang munang, ano, gusto ko naman ulitin yung pasasalamat natin sa mga subscribers natin. Yes. 25,000 na. And then, of course, we had a very successful 25,000 trip. I felt 25,000 celebration trip to Thailand. I actually mainly Thailand. Dumaan lang po kami ng Singapore for a layover. So maraming salamat sa inyo. Actually, Mary Grace Sangga lang. Walang ganyan. Walang ganyan. Wala na nakakaalam na noon. Baka maalala nila yung ano. Wala naman kami masamang tinapay sa Lucky Me. Actually, sa totoo nga lang, sa sobrang sarap ng Lucky Me, nakikrave ako ngayon eh. Parang gusto kong magpansit kanton. Tsaka kung magalit man sila sa amin, Tasha, doon lang sa may sabaw. Pero I can attest, doon sa walang sabaw, doon sa pansit kanton nila, Diyos ko. Ako na nagpayaman sa isang ano nila, department. Tsari! Tsari! Di ba? Di ba? Yan lagi kong order sa kantunan noon. Sobrang hilig namin sa kantunan noon. Kayo nga, nababanggit niyo yung yakisoba. Ako nga, never ako nag-yakisoba. Lucky me lang lagi. Oo, oh, ang sisip-sip bigla. Thank you, Ate Lana. Let me know when Ate Yanda ang... Wow! Wow! Go, Ate Lana. Promise, hindi ka namin bibiguin. Yes. Tapos biglang mamaya siya, kami, basta bigyan mo kami, Ate Lana, ng 2 to 3 to 4 to 5 Oo, wag ka mag-alala, Ate Lana. No? Tapos biglang mamaya si Ate Lana nag-live na si Ate Lana. Binigyan ko ng invitation pero nagtago. Nawalan tuloy ako ng work. Charot lang, Ate Lana. TNT no? pala. Na TNT pala. Charot lang. Go! We're all for the US tour, Ate Al. Oo. Uy, but eto ha, i-share ko lang sa inyo kung ano talaga yung, edi, for the context of everyone, no? Parang, ganto kasi yung issue namin with Lucky Me. Actually, hindi naman talaga issue. Ito lang kasi yung nangyari. Ikikwento ko lang yung side namin, ha? Ikikwento ko lang. So, ganito. So, parang, if I'm not mistaken, wala pa tayong isang buwang nagre-react sa SB19 noon. Pandemic noon, eh. Tama, Harry. I guess. Ang nangyari is that parang gumawa ang SB19 ng content with Lucky Me. Tapos, parang ang nangyari, since hindi pa namin kilala yung SB19, hindi pa namin sila kilala, may pinapanood sa amin na commercial daw. Commercial daw ng Lucky Me with SB19. Hindi, so, it was a collective ano videos about commercials. Lahat na pinapanood namin noon sa SB19, lahat ng commercials na meron sila. So dati meron silang Netflix, if I'm not mistaken, may Netflix Pepsi. Sila, may Pepsi sila. Tapos may commercial daw sila with so ang gaganda ng mga production, no? Para ang isa Netflix, para nagkameron sila ng Netflix. Sa TM, nagkameron sila, basta mga ganun. Tapos, napanood namin yung commercial daw ng Lucky Me, yung kinakanta na yung Go Up, oh. Yung ano, yung, basta parang yun pala, eh yung commercial na yun, ay galing pala dun sa challenge nila, na bumuo ng jingle, from the Go Up. So, syempre, noon, yung honest nga ng MST, na parang, sobrang honest namin, na parang sinabi namin, Lucky Me, ano ba yung commercial na binigay niyo sa SB19? We felt like parang short yung budget for the SB19. Oo, parang sinabi namin, Lucky Me, bigyan niyo naman ng magandang budget yung SB19. Parang gumanong-ganong kami. Kaya sabi namin, ano ba naman, parang SB19 deserve better. Tapos ano bumawi sila sa ano, Lucky Me Jampong. Oo, gumanda. Oo. So parang nilait, hindi naman sa nilait-lait, pero harsh yung mga comments namin dun sa akala namin una nilang commercial with Lucky Me. So, apparently, hindi pala yun yung commercial nila with Lucky Me. Di ba, Bes? Mm-mm-mm. Yun yung... parang it was a content, and then they short clip the content into an ads. So, parang we felt like hindi maganda yung ads. So,
Well, anyway, I mean, tapos na yun. Pass is pass. They, ano naman, pass. Umawi sila sa Jampong. Oh, sobrang ganda naman sila sa Jampong. Production talaga nila. As in. My God. Alam mo, best, minsan gusto ko rin magbalik tanaw sa mga kagagahan natin noon, no? Oo nga. Ay, ayaw mo nang balikan. Ang taba mo dun. Ah, ito, nakita ko na. Manas tayo sa pandemic niyan. Bes, ito na yung nakita ko na. Teong. Teta yung nabash ng Lucky Me eh. Grabe. Pero, wala pa rin ang bago sa spot ko. Oo, correct. Hindi, at saka ano naman nun, parang honest lang talaga tayo nun. Pero we love Lucky Me. I mean, we love Lucky Me. Yeah. So sige. Harry and I, hopefully talaga, kasi sinabi, yep, sa sobrang, eto guys, sa totoo lang ha, sa mga bago lang pumasok, may sakit talaga, may ano si Blake eh, may medyo not feeling well talaga si Akla. Yeah. That's why kanina may nag-ano rin, they still want us to ano guest in Casual Chucks ano. Ito pa. Si Kuya Chuck, ganito po yung nangyari ha, dun sa mga nagko-comment din. Nag-message na sa amin, even before pa kami umalis, papunta sa trip namin, kung pwede kaming mag-guest. Sabi ko kay Kuya Chuck, of course. But the problem is, dahil nga paalis kami, hindi kami magkakita-kita ng schedule. Kasi nga, syempre, aalis ka sa trabaho, so ang dami namin ginagawa. Hindi kami makapag-live, hindi kami makagawa ng content. And then, syempre, nung nandun kami, wala naman kaming internet na very stable. Hindi rin kami maka-guest. And then now, may sakit si Blake. Sabi ko kay Kuya Chuck, sa totoo lang, gustong-gusto naming mag-guest. The problem is, kami ngang tatlo, hindi kami makomplete. Mm-hmm. But siguro, sabi ni Kuya Chuck, carry na siya sa dalawa kasi baka tumagal yung kasi, recovery ni Aklang Blake. Kasi by two take one tayo eh. Pero sige, nakausapin ko si Kuya Chuck kasi sinabihan ko rin si Blake na kailangan niya siguro talaga magpahinga. Huwag na muna niya talagang isip kasi nag-iisip siya about work or whatsoever. Huwag na niya muna tayong isipin for the moment. Yeah. Na mag-live ng gabi kasi morning person na siya. Kasi talagang parang ano, we just want her to ano, make a full recovery kasi parang medyo pabalik-balik yung kanyang ano. Oo. Napaka-honest nga nila dun, ala pa kasi sa cancel era. Actually. Oo. Pero Leo, ito rin yung minsan napapaisip din ako ha. I mean, isi-share ko lang sa'yo. Sabi ko, yung mga panahon talaga na parang sobrang, actually, ito totoo ha, nung yung dati pa nilang management, nung nag-start kami mag-react sa SB19, nakakatanggap kami ng message sa SoBT dati. Hindi ko alam kung mga intern yung mga kausap namin. Pero ang pagkakakilala nila sa amin nun, sobrang honest and objective reactor. Yung mga ganun. Tapos napapaisip ako ngayon, when was the last time na nagsalita talaga tayo ng parang parang sobrang straightforward. Actually, pag nanonood naman kayo ng mga live namin, una, sa mga talaga napapansin namin, mas gumaling talaga sila. I mean, yung mahali mo, magagaling na talaga sila. Wala kaming pintas sa pagkakagawa ng kanta, wala kaming pintas sa pagkakaperform nila, magagaling talaga. So, unnecessary din na magbigay kami ng sobrang out of place na remark. However, ang naaalala ko talaga ng mga last remark namin ay yung mga stage designs. Diba? More on doon tayo talaga mas naging objective. Yung pag nanood tayo ng concert, ano yung nakikita natin dapat pa nilang i-improve. Yeah. Diba? And now, syempre, nag-announce sila ng, parang medyo nagpa-appeal sila, nagkameron sila best ng, what do you call this? Nagkameron sila ng parang teaser
na magkakameron ata sila ng concert sa May 18 to 19. So we're hoping na medyo step up. Kasi, Bes, nakita mo ba yung stage dun sa Abra performance nila? Yeah. I mean, hindi ko ba napapanood ng buo ha? Kasi gusto kong mag-react dun. Pero Bes, binigay ng Abra yung ganung stage. Mm-mm. Provincial show siya na ganun yung stage. So, we're hoping na yung maging concert, kung sa Araneta man yan or kung sa ang venue man yan sa May 18 to 19, sana medyo mag-deviate or medyo umalis tayo dun sa very conventional na setup natin sa concerts. Yun lang naman. Diba? Oo, para lang masabi talaga namin very nagpapaka-objective pa rin kami. And of course, aside from that, yung mga concerts din nila abroad, like yung upcoming nila sa Dubai at sa Japan, sana kahit wala masyadong production, katulad ng meron dito sa Pilipinas, sana rin maibigay talaga yung production that the our other friends leg tour oo, deserves. Yun. Yun na nga. Depende sa budget ng 1Z. Actually, Miss Gary, by paid concert naman ito eh. Diba? So, yung medyo magagalit, ano naman to eh, kumbaga business side, of course, binabalansin mo yung magiging commercial aspect ng concert. So, medyo magbangko tayo or mag-invest tayo doon sa production value. Kasi yeah, when it comes to the, alam mo the ba, talent, wala alam nang, ba, wala nang yung sa eh, ano, sa Eras tour ni Taylor Swift, I thought lang na there was no much production value, pero may nakita akong mga performances ni Taylor, ang ganda, may mga keming basta may mga telang malalaking, so parang ako si ito nga medyo ang laki na nung artist pero nag-a-add pa rin ng production value, when it comes to stage performances, so we really hope lang talaga na yung mga ganitong bagay should be at par talaga yung mga concerts ng SB19 sa international so yun lang. Mm-mm. Yun na nga eh, may comment kami Leo na parang kung yung stage na binigay nung Abra parang lumilevel dun sa concert nila. Talagang mm-hmm, parang may ganong kaming naririnig ng mga komento. May mga bumubulong sa amin na mga sources na nagsasabi na Kuya Matt, eto totoo lang po ito ha, Kuya Matt, grabe yung binigay ng Abra na production sa Voice. Parang mga ganong comment. So yun lang. Ato, can you do it live in person somewhere? Why not, no? If given the chance na magkameron talaga kami ng time and opportunity. Actually, napakabait ni Kuya Chuck. Bumisita kami sa bahay niya. 'Di ba? Bumisita po kami kay So, isa lang masasabi ko. Alam po namin ang address nila. So, charot lang Kuya Chuck. So, napakabait ni Kuya Chuck. Pinakain pa tayo, kakapal ng mukha natin. Wala man lang tayong pasalubong. Oh. Diba, pinakain pa tayo ni Kuya Chuck ng napakasarap na chicken. Ay. I think magiging bongga ang prod ng upcoming con nila sa Japan and Dubai. Hoping. We're hoping for that. Kasi, best ganito, deserve ng mga 18 abroad yung nadadama nating kasiyahan at paghanga sa sa Pilipinas, 'di ba? Yes, actually Juani, that's the si Juani ang makakapag nito eh, makakapag-explain nito. Pero hindi po kay Juani nanggaling yung mga komentong 'yun na. Kasi marami kami mga US 18 friends, the living testimony. Mga living testimony ng parang mga sinasabi namin. So they bring the whole production with them. Yeah. We're hoping na dumating na talaga rin sa ganong aspect. So yun lang naman, yun yung nananatili sa Matt Summer TV na hindi kami yes reactor, hindi kami yung fan service, hindi namin sa inyo lagi ibibigay yung gusto niyo marinig. At
Guys, 'di ba si Kuya Yani nakipag-engage one time dito sa channel na 'to. But kung kiss us lang naman din talaga, eh sasabihin namin kay Kuya Yani sa ganitong live na maganda lahat. I mean, lahat ng maganda, walang walang suggestion or anything or what we think is lacking. So, ayun, feeling naman namin, nananatili pa naman din kaming objective at ano. So, if we see an opportunity dapat na kunin ng SB19 or gawin ng SB19, ano naman, sinasabi naman namin as a channel. Yun lang. Oo. Don't worry, Wani, no? Kasi parang, ay, naniniwala naman ako na parang yung production ngayon is onesie na. I mean, sariling kumpanya na nila. For sure, hindi tayo isa-shortchange ng mga to. For sure, we're gonna get our money's worth if nagastos tayo talaga for their concert. Eto na, Diyos ko, Miss Isle Bohol, pagdadasal ka namin together with Ate Elzir at mga iba naming mga kaibigan na nasa Europa. Diba? Na makapag-Europe tour na sila. Diba? Oo nga, no. Ano bang lugar sa Europe pinakamaganda mag-start? I mean, yung United Kingdom. Best. Parang ayoko sa UK. Charot lang, Ate Elzir. Yung sa'yo ng royal family, best. Sinasabi ko sa iyo. Ay, best. Diyos ko. Speaking of the royal family, parang Get well soon, Kate Middleton. Kate Middleton, Princess of Wales, at of course, kay King Charles III. Get well soon. Hindi, best, yung talagang parang mas accessible sa lahat ng mga 18 sa Europe. Kasi meron din tayong kaibigan, hello po ma'am, from Paris, France, na parang sumusuporta rin. Sana makapanood silang lahat sa SB19 tour. Yung mga 1 hour flight lang, away lang naman yung mga yan. 1 hour to 2 hours. So, pili ko the best pa rin is UK ang venue. Ah, sa London daw maganda. So, sa London maganda mag-start. Tapos magpa-Paris and then Italy. Sa Italy maraming Pinoy eh, di ba? Tapos mag-Italiano ako doon. Si Bellissima Jenny. Ganon. Well, anyway, 1 hour and 42 minutes na to. Hoy! Oo. Italy, wow. Chuck is genuinely a good person. You can tell by how he treats his guests. And we are also a good person. Charot lang, Miss Gary. You know, of course naman. Diba? Parang, masyado tayong defensive dun, Harry. Oo. Ikaw lang. Oo. Italy, di ba best? Andun yung pinsan mo. Mm-mm. Sa Italy. Yeah. Oo. That's my target. That's my target also sa 2025. Correct. So, makakailan ka kaya sa Italy? I mean, makakailan ka kayang mga tourist destinations in Italy? Marami. Oh, yeah. Osha, maraming salamat. Best pasalamatan mo na ikaw na magpasalamat. Yeah, once again, thanks to our super sticker sender. So, we have Ate Vanessa D, Ate Al, Ate Lucy, Ate Jackie, and of course, Ate Lana. Thank you so much. Oh, and in best, behalf asaka, of... Oh, Blake, asaka before... asaka... With all this monetary, ha, inililista na po namin yung mga pledges of your commitment and support sa future travel namin sa US at sa Europe. Charot! US lang? Nami ka naman. Oo, parang around the world na, no? Masyado naging ganin. Oo, kahit kami na yung mag-alaga ng aso nyo, kami na mag-alaga ng mga anak nyo, kami na yung mag-alaga ng asawa nyo. Since may mga ano dyan. Kami na rin mag-alaga sa mga asawa nyo. Charot. Baka mag-loan ng mga grass area. True. Oo, kami na yung bahala sa snow kung ano man. Pero maraming. Ay!
Congratulations, Marina Summer. Yeah, congratulations, Marina. Oh, maraming maraming salamat. Goodbye, guys. Bye. Happy weekend. Oh, happy weekend. We'll try to react talaga. Hari, buguluhin kita. Yes. Oh my God, how to...